Sa magandang araw sa lahat na patuloy na nanonood ng programa ni Boss Tom, ang itanong mo kay Boss Tom. At bago ko magsimula, mga kaibigan, ay huwag niyo po muna makalimutan mag-subscribe at mag-link sa akin ng notification bell at pakishare nyo na rin po sa Facebook upang marami pa kayong mapanood ng mga bagong videong i-upload ni Boss Tom dito sa aking YouTube channel. Mga kaibigan, ito pong topic kong ito ay hindi tungkol din sa paggagamot o hindi tungkol sa mga kalapati at sa iba't ibang katanungan. Binigyan ko lang po ng daan itong tatlong mga kaibigan natin na nakasubaybay sa ating YouTube channel tungkol sa kanilang mga katanungan about sa mga makukulang, sa mga anting-anting, at mga agamitan dasal sa mga tinanting at mga botelya at mga dasal para sa negosyo. Kaya po, babasahin natin ito bagamat sinulat ko na po sa kapirasong papel yung pangalan na nagtanong at kung ano po yung katanungan niya sa akin para po mapaliwanag ko po yung katanungan na to at siya po yung maintindihan niya. Ito pong unang nagtanong sa akin, ang pangalan niya, Chabel Pacha. Hindi ko na alam kung taga saan tong si Chabel Pacha. Kung maaari mag-comment ka kung taga saan ka, kaibigan, para pati yung lugar mo mabati ko sa aking YouTube. Ang tanong ni Chabel Pacha, Boston, hindi ba talaga totoo namamatay ang mga mangkukulam pag ginigilitan nila? Sabihin ng ginigilitan ng leeg. Pag pinupuntahan sa bahay, nagluluto pa pala sila. Nagluluto pa si. Eh, binanggit na pangalan eh. Hindi ko nababanggit itong pangalan ng manggagamot na to. Kasi ganun po ang ginagawa niya eh. Hindi pala totoong namamatay. Chabel Pacha, hindi ko na binanggit kung sino itong binabanggit mo manggagamot. Sasagutin ko na lang yung tanong mo. Kung totoong namamatay, hindi namamatay ang isang mangkukulam. Kung makikita mo ginigilata ng ganyan, o patay na yung mangkukulam, hindi po. Kasi po, number one, ang tunay ng mangkukulam ay marami din niyang baluti sa katawan. Marami din niyang ginagamit na pananggalang. Kapag alam niya ang sinabi ng isang manggagamot, nagigilitan kita, marami po kasing meaning yung ginigilitan. Pwedeng ginigilitan yung kapangyarihan o pwedeng gigilitan yung mismong gumagawa ng kulam. Pero kung si Boston ang tatanungin nyo, eh hindi ho namamatay na totoo yung makukulam. Pag ginilitan lang ganyan, hindi. Kasi ang maaaring pinapatay yung karunungan. Kasi once pag namatay yung karunungan, pinatay, ginilitan, mawawalan ng lakas yung mangkukulam. At pagdating ng mga panahon, magkakasakit yun, manghihina, yun ang magiging dahilan ng kamatayan niya. Pero kung sasabihin nyo on the spot na kapag ginilitan ng isang manggagamot sa katawan ng iba yung mangkukulam, at ito'y mamamatay agad, hindi ko sinasabing hindi totoo. Pero kung para malaman nyo kung totoo, puntahan nyo yung bahay, abangan ninyo. Pag ginilita niya, o ginilita na, patawag sa cellphone, o ginilita na, o tignan mo kung may lalabas pang dugo o talagang patay. Hindi ko sinasabing hindi totoo, ha? Pero para kay Boston, ay hindi po yung ganun ang mangyayari. Maaring ang gigilitan mo yung karunungan. Tapos, pagdating ng panahon, manghihina yun dahil ginilitan mo karunungan. Eh, saka siya magkakaroon ng sani ng kanyang kahihina at ikamamatay. Ganun po yun, mga kaibigan. Pero kung sa inyo ay naniniwala kayo na on the spot ay kayang patayin ang makukulam, siguro, pero kayo magagawa on the spot. Kung alam nyo ito makukulam, barilin ninyo, tagain ninyo, pero eh, handa nyo kaso nyo sa hukuman. Nasabihin nyo, kaya nyo pinatay,
kahit bang kukulam. Yun ang posibleng nakikita ko mabilis. Yung ganung sitwasyon. Pero yung on the spot, na dahil lang ginilita ng ganito, eh, wala pa akong mapapatunay niya na may ganun talaga mga pangyayari. Pero kung sa iba manggagamot ay totoo, eh kailangan natin ng ebidensya na totoo talagang nagilitan. Kasi pag nagilitan, may hiwalayin yan. Nagilitan eh. O, ginilitan ko na. Hiwalayin, dapat hiwalayin. At pag nahiwalayin, dapat may dugo. Kasi ginilitan. O, diba? Ganun yun. Maganda, para walang dugo, gamitin, sinakal ko na. Kaya walang dugo. Pero dapat may marka. May marka ng kamay na sinakal yung mangkukulam. Yung po yung paliwanag ko rito sa katanungan ni Chabel Pacha. Pero Chabel, totoong may mangkukulam. May itong taong nakukulam. Pero dapat muna suriin natin kung totoo ba itong nakukulam o hindi. Kasi kalamitan, yung tao stress lang. Kaya misa kung ano-ano ang sinasabi. Diba? Meron niyang isang programa eh. Ang alam ko, napanood ko yung kay Rapi Tulpo eh, na merong nagreklamo mismo yung taong pinagbibintangan na makukulam. Eh sa dulo ng pag-uusap nila, eh, hindi naman napatunayan na yun ang kumulam. O, diba? Yung makukulam pa ngayon ang nagreklamo kay Rapi Tulpo dahil kinakalat daw sa lugar niya na makukulam siya. O, diba? Kasi kung isasabatas natin yan, eh wala po sa batas yung kaso na kulam. Kahit itanong nyo na po sa mga abogado na kilala ninyo. Ganun po yung aking kasagutan nito sa kaibigan na Chabel Pacha. Hindi ko lang alam kung taga-san to si Chabel Pacha. Okay na tayo rito. Dadako naman tayo sa pangalawa na tanong si Maribeluz Yul Robles. Ang tanong niya sa akin, tanong ko lang po, anong dasal sa agimat na may isang mata? Baka yung sinasabi nito yung Trispicoroma. Maribeluz Yul, yung dasal dito sa sinasabi mong isang mata, hindi sinasabi ni Botong yan dito sa YouTube channel eh. Kasi pag sinabi ko yung dasal sa YouTube channel, hindi na to yung sekreto. At malalaman natin ang mga kalaban na maari makapanood nito ng ginagamit mong dasal sa yung ginagamit na agimat. Kung gusto mo makakuha ng mga dasal na ganito, ay personal kang pumunta sa akin at para ituro ko sa iyo kung paano ginagamit ang mga dasal na pagkain sa Trispicoroma. Ganun po ha. Yan po ang paliwanag ko, Maribeluz Yul Robles, sa tanong mo. Ha? Tapos itong pangatlo, yung katanungan ni ano, ni Leo Dapat. Nagbibigay ka ba ng iyong botelya, kapatid? Hindi ko alam kung anong botelya itong sinasabi ni kaibigan na Leo Dapat eh. Leo Dapat, hindi ko lang alam po kung anong botelya itong sinasabi mo. Kung botelya ng gamot, botelya ng gayuma, botelya ng laban sa lahat. Hindi ko po masasagot ng direkta kung anong botella. Marami pong botella si Bostong. Ang tanong, anong bang botella yung kailangan na hinahanap mo, kaibigan ng Leo Dapat? Pwede mong i-comment sa video na to pag napanood mo kung ano yung tinutukoy mong botella. Yan. Dumako tayo sa pang-apat. Dito kay Lala Alcaraz. Hello po. Pang-negosyo po. Yan lang po yung katanungan niya, naiksi lang. Hello po, pang negosyo po. Siguro ang hinihingi nito o cameraman ay pampaswerte sa negosyo. Marami tayong pampaswerte sa negosyo pero hindi ko rin niya sinasabi dito sa YouTube channel na on air eh. Kasi pagsasabihin ko tong sikreto mo sa negosyo ay malalaman din ng mga makapanonood dito kasi ang pagbibigay ng mga ganitong bagay ay sinisikreto lang ito at tanging ikaw lang at ako ang pwedeng makaalam nito. Yan po ha, Lala Alcaraz. Kung gusto mo magkaroon ng ganitong pangnegosyo ay pwede kang magpunta sa akin personal kung Metro Manila ka o anong probinsya ka
pwede kang mag-comment, pwede kang sumadya sa akin para ipaliwanag ko sa iyo, Lala Alcaraz, kung anong dapat na negosyo ang gagamitin mo pampaswerte. Iba-iba po kasi yan eh. Marami pong pamamaraan si Boston eh. Ang isa sa pamamaraan ko, dasal. Dasal sa kay Buddha at tiwala sa sarili. At hinahaluan ko na po ng sipag. Kasi kung puro pampaswerte lang po at hindi nyo hahaluan ito ng sipag, ay hindi ka rin aasenso. Hindi naman porkit sinabi ko ito pampaswerte, dito ka nalang mananalig. Dapat, kikilos din po kayo, magpapakasipag, para matamon niyo po yung swerte sa negosyo ng hinahanap ninyo. Yan po yung 1, 2, 3, 4, 4 na nagtanong. Sinagot ko lang po ito, itong mga nagtanong na to. At siguro naman po ay pag napanood nyo to ay mababasa ninyo at maririnig ninyo na ang inyong mga pangalan. Doon po sa mga kaibigan natin na alam ko sa ganitong panahon ng pandemya ay marami na rin na stress. Marami na wala ng trabaho, maraming problema, iba nagkakasakit pa. Kaya kuminsan, umahanap na tayo ng maari sumagot sa ating mga katanungan at mahanap na rin tayo ng inspirasyon. Pero kung tatanungin nyo si Boston kung anong inspirasyon na dapat nyong gawin, number one, manalig ka sa Diyos. Hindi masamang araw-araw ka manalangin sa Panginoon, magdasal sa Panginoon, tumawag sa anumang sinasampalatayanan mo, kung yan ang magiging daan upang maging matatag ka. Kasi kung lahat ng bagay isasangguni mo sa mga bagay na pagsasabing ito ay swerte at hindi mo naman dinahaluan ito ng sipag, eh sasabihin ko na sa iyo ngayon pa lang, kaibigan, hindi kasi swertihin. Para swertihin ka, magsipag, magtyaga, magtrabaho para pumasok sa iyo ang swerte. Huwag niyong iaasa ang swerte sa mga bagay. Ibinigay ng Diyos ang karunungan sa tao upang gamitin natin. May karapatan tayo manalangin sa Panginoon para tayo igabayan. Yan lang po ang paliwanag ni Boston sa mga kaibigan natin na nagnanais na masagot ang kanilang mga katanungan. Kaya inuulit ko, pwede kayong mag-comment para sasagutin ko muli ang inyong mga katanungan. Kung ano pa yung mga katanungan na gusto niyong tanongin sa akin, ay sasagutin ko yan. Na napupang maliwanagan kayo. At sa lahat pa ng mga kaibigan natin na sumusubaybay sa programa ni Bosco, at hindi ko man mabanggit ang mga pangalan ninyo, pero sa susunod na content ng aking gagawin ay babanggitin ko lahat ang nagpapa-shoutout, ang nagpapabati natin mga kaibigan, at kahit mga simpleng katanungan ay sasagutin natin ng abot ng ating makakaya. Si Boston po ay nanggagamot, pero hindi po sinasabi ni Boston na ang lahat ng bagay ay ating malulunasan, sapagkat may higit na makalulunas dyan. Alam niyo kung sino ang Panginoon Diyos. Kaya huwag tayo makalimot na manalangin sa Panginoon Diyos upang ang lahat ng ating mga dalangin, panawagan ay Kanyang sagutin at tayo'y Kanyang tulungan. Ganun po mga kaibigan. At sa muli mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Nawa, saan man kayong lugar o dako ng Pilipinas naroroon ngayon sa mga oras na to, abutin kayo ng basbas at pagpapala ng Panginoon Diyos. At kung sino man mga tao makapanonood ng video na to na may iba't ibang uri ng sakit, ito may kulam, ito may paranormal o pangkaraniwang sakit, hinihiling ko po sa ating Panginoon at hinihiling ko kay Buddha na lahat na makapanonood na may karamdaman sa oras na to ay Kanyang paghimalaan at paghilingin kayo sa lahat ng inyong mga sakit upang sa ganun ay sama-sama pa tayong makapaglingkod sa ating Panginoon. Yun po ang aking dalangin. Kaya maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. At lagi sinasabi ni Boston sa pagtatapos ng aking YouTube o content na ito, na saan man sulok kayo ng Pilipinas sa mga oras na, lagi niyong tatandaan mga kaibigan,
love ka.